lumakas pa ang bagyong Leon at ngayon ay nasa kategorya ng super typhoon. Kumuha po tayo ng update sa naturang bagyo mula kay Pag-asa Weather Specialist Denison Estrarejea. Magandang gabi po. Good evening po sa inyo, again din sa ating mga taga-subaybay. Meron tayong update regarding kay Super Typhoon Leon. As of 4 p.m. ay nasa 215 kilometers na lamang po ang layo nung mata nitong si Bagyong Leon from Batanes. Taglay ang hangin na 185 kilometers per hour malapit sa kanyang mata at may gustiness hanggang 230 kilometers per hour. At kumikilos ang bagyo sa Hilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahan ang pinakamalapit ang sentro nitong si Bagyong Leon dito sa may Batanes ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Nakataas po ngayon ang Tropical Cyclone Wind, signal number 4 sa Batanes. Signal number 3 naman sa mga isla ng Babuyan, Camiguin, and Calayan doon sa Babuyan Group of Islands plus Santa Ana sa Cagayan. Signal number 2 sa rest of Babuyan Islands and rest of mainland Cagayan. Northern portion ng Isabela, Apayao, Kalinga, northern and eastern portions of Abra, Ilocos Norte at eastern portion of Mountain Province. Habang signal number 1 sa rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Abra. Signal number 1 din sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora at northeastern portion of Tarlac. So ito yung mga lugar na magkakaroon po ng matinding hangin, lalo na po yung signals number 3 and number 4 at hindi rin natin inaalis yung chance na habang lumalapit itong si Bagyong Leon sa Batanes ay magtaas din tayo ng signal number 5. Samantala yung mga paulan naman natin ay concentrated din po sa may northern Luzon pero may mga areas din sa labas ng bagyo na magkakaroon din ng matinding ulan. Intense to torrential rains or over 200 millimeters over Batanes and Cagayan sa susunod na 24 oras. Heavy to intense sa mga paulan naman or 100 to 200 millimeters sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Isabela, Occidental Mindoro, Calamian Islands, and maging sa Antique. Habang meron tayong moderate to heavy na ulan sa Kalinga, Benguet, Mountain Province, La Union, Pangasinan, and Negros Occidental simula ngayong gabi hanggang bukas ng hapon. Mag-ingat po sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa at lagi magantabi sa ating mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Next update natin po ay mamayang alas 8 ng gabi at mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa, Benny Estrarejea, magandang gabi. Sir Benison, katanungan yes lang po, anong araw po ang inaasahan na makakalabas ng ating bansa itong Bagyong Leon? Based po sa ating latest track ay sa around gabi po, gabi ng Thursday, so that's bukas po. Nabanggit niyo po na Northern Luzon ang maaapektuhan nito, pero dito po sa Metro Manila, posible po bang makaranas ng pag-ulan, lalo na po sa mga bibisita sa sementeryo ngayong undas? We're seeing po na within the next 24 hours, maapektuhan ng natitirang bahagi ng Luzon, yung mga hindi natin nabanggit, that includes Metro Manila, meron pa rin mga kalat-kalat na mga ulan at mga thunderstorms, ganyan din ang parts of Visayas. Sa darating naman po na undas, knowing na itong si Bagyong Leon ay nakalabas na ng ating PAR, ay mag-i-improve naman po yung weather over Metro Manila. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Benison Estrarejea.